Hi mga ka-ProMag. Ang i-share ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa medical assistance, cash assistance and benefits at kung paano tayo mag-apply dito. Marami sa mga kababayan natin o kaibigan natin dyan na nangangailangan ng mga ganitong serbisyo at meron tayong anim na cash assistance na pwede para sa iyo. Okay, so meron na tayong mga nagawa katulad na senior citizen, ang solo parent, saka educational assistance. Meron na tayong video nyo ng panoorin. Ngayon, ang tatalakayan natin ngayon ay ang tungkol sa medical assistance. Okay, so ano-ano mga kailangan dyan? Una-una, requirements for medical assistance. Sino yung mga qualified documents na kailangan natin na isubmit sa DSWD? Magkano naman na makukuha natin sa DSWD? At paano tayo mag-apply? Okay, so sa dulo ng video, meron tayong question and answer, yung mga FAQ, frequently asked questions, saka DSWD hotline, saka email, ibibigay ko rin sa inyo yan. At kung ano o paano ang proseso na DSWD. Meron lang po tayong disclaimer, ang video na to ay para sa educational purposes lang. At kung meron pa kayong mga tanong, tumawag lang kayo diretso sa DSWD office at nandun po sa dulo ng video yung kanilang email at telephone number. Okay? So, sana natin. Ang DSWD AICS Program Assistance to Individual in Crisis Situation. So, under po yung apat na yan dyan sa AICS. Okay? So, yung educational, medical, transportation, funeral, at funeral assistance. Okay? So, under po siya dyan. And the next, ano naman ang qualification ng medical cash aid? Okay, so if you have a cancer o meron kayong sakit na cancer o kaya ang mga chronic na illness katulad ng tuberculosis, leprosy, heart disease, stroke o kidney failure o yung mga katumbas na mga ganyang klaseng sakit po, pwede po yan sa medical cash aid sa DSWD. Okay, so if you are confined sa mental institution, kamukha po ng mental health o yung nandyan sa mandaluyong loob, no? Yan po, kasama rin po yan dito. So if you are a victim of national natural disaster, yung mga bagyo, lindol, yan, nagkaroon kayo ng problema, pasok din po kayo dito. Or PWD or disabled person. Okay, so next is requirements naman para sa mga medical assistance. Okay, clinical abstract o medical certificate. Kailangan po yan na mayroong pirma at license number ng doktor. Okay, kailangan po yan. At ang inyong hawak na papel ay in-issue less than 3 months. Okay, so hanggang 3 months po pwede po yan. But more than that, hindi na. Okay, ang hospital bills, number 2. Para sa mga binayaran o mga hospital bills katulad ng prescription at mga laboratory test na ginawa. So lahat po yan kasali. Okay? So isa pa po sa mga requirements ang barangay certificate at indigence and any valid ID na nang mag-a-apply. Okay? So next, ang mga qualifications naman sa DSWD medical cash aid. Kailangan Pilipino na hirap sa buhay o hirap ang kanilang pamilya para makover up yung mga medical expenses o kaya treatment. No? If you are confined in a mental, yan po yung andyan sa loob na mandaluyong. Or you may be eligible for medical cash assistance mula sa DSWD. Okay, so ano-ano mga dokumento na kailangan? Note muna tayo, kailangan lahat ng dokumento ay original o certified true copy para may proseso agad ng mabilisan at maganda ng isang valid ID or kahit ano dito sa mga sumusunod. Medical certificate with date, name, license number ng doktor at pirmado. Okay? Discharge summary kung sakaling nakalabas na kayo. Certificate of confinement kung kayo ay na-confined. At death summary. Okay, so kasama din po yan dito.
yung kung sakaling na ospital tapos namatay, kasama rin po yan, okay? So, diagnosis form, kung ano po yung mga pinayo sa inyo ng doktor na basta pirmado at merong license number. Okay, so valid for 3 months. Next, para naman sa mga bayaran sa hospital bill, kailangan ng temporary or final hospital bill. Minsan kasi continuous yung billing ano, or hindi pa tapos o ongoing, kaya pwedeng temporary or pwedeng final, tapos na yung billing. Okay, so kung meron pa rin kayo outstanding balance, pwede pa rin po yan. Certificate of balance or promissory note, kung sakali nangako kayo sa hospital na hindi nyo mabayaran, pwede nyo pong ilapit yan. Okay? So next is para naman sa gamot. So pwedeng reseta ng doktor. Basta may pirma, may license number at less than 3 months. Okay? So treatment protocol, kung ano po yung mga pinapagawa ng doktor sa inyo, bukod rin sa isang sakit na pinakonsulta nyo. So kasama po lahat yan. Basta kumpleto, may signature at may license number. Okay, so para naman sa medical procedure or operation, kailangan po ng laboratory request o result. May ganun din at may signature ng doktor at valid for 3 months. So laboratory protocol, yung mga iba pa po mga pinapagawa sa inyo ng doktor na connected sa laboratory. Okay, o doctor's order kung ano man ang iba pang ipapagawa ng doktor. Basta may bill, hihingi lang po kayo ng reseta o resibo. Okay? So next, para naman sa mga magpapaterapy at iba pang gamutan. So unang-una, kailangan ng PhilHealth certification dahil minsan pwede rin natin gamitin ng ating PhilHealth ito sa gamutan na ito. Okay? So hihingin kayo ng PhilHealth certification. Reseta ng doktor, and then number 3, quotation, nakasuod ang buong babayaran, at psychiatrist or psychologist certification. Ihingi lang kayo ng certification sa kanila kung sakaling ginamit na sila. Okay? So next, magkano naman ang medical assistance? Okay na ba sandaan sa inyo? No, joke lang yun. Ang total amount po na ibibigay sa inyo ay 10,000 or less. Depende po yan sa kaso o klase ng medical assistance na nire-reimburse nyo sa kanila or inilalapit nyo sa DSWD. Okay, 10,000 po yun ha. Bukod sa mga medical requirements, kailangan din ng, ito na yung personal na qualification, ID ng magprofile ng medical assistance at barangay clearance o certificate na kayo ay naninirahan sa lugar na yon more than 6 months at patunay na kayo ay isang mahirap. Okay, now next. Paraan naman para makausap ang DSWD. Okay, so pwede mag-message sa website ng DSWD at ito ang kanilang link. Medyo mahaba po yan. Ilalagay ko na lang po ito sa description para kukopyahin nyo na lang. Okay? So, pwede tayo mag-message sa kanila diretso sa kanilang website. Okay? So, next. Paano naman tayo mag-apply ng medical assistance? Okay? So, for now, wala pa po silang online application. So, manual po tayo or walk-in. So, ang gagawin po natin ay pupunta tayo sa pinakamalapit na DSWD office sa area nyo kung saan may malapit. Puntahan nyo lang po doon. At kadalasan, pag pumunta kayo doon, bibigyan kayo ng instruction kung ano ang inyong a-applyan at anong financial assistance ang pupwede para sa inyo. Okay? So pagkatapos noon, isasubmit nyo na lahat ng documents and then iscreenin na kayo ng DSWD. Yun yung preliminary screening. Okay? So after that, assessment for the type of financial assistance na ibibigay sa inyo. Okay, so i-assess na kayo ng DSWD dahil apat yung pinakita ko kanina, di ba? Sa umpisa, meron tayong apat na cash aid o financial assistance. Kung saan kayo pasok doon, yun ang ibibigay sa inyo. Okay, so ang payout is the last. Maghihintay na lang kayo ng payout kung kayo ay ma-approve. Okay,
So next, ang summary ng ating medical assistance kung kailangan ng reseta. Okay? So documents within 3 months, kailangan hanggang 3 months lang maximum. So dalhin ang mga original na dokumento at saka ID, original medical certificate, and then photocopy ng reseta, same date sa checkup, not fully served, pati po yung mga hindi pa natatapos. Okay, photocopy ng laboratory request, yung latest, yung pinakahuli, at valid ID, dalawang photocopies back to back. Okay, then original authorization letter plus ID photocopy. Yan po yung isa sa summary. At yung susunod ay tungkol naman sa mga hospital bills. Okay, ganun pa rin. Dali ng mga original at ID. And then original and certified true copy of medical certificate. So original or final bill kung nakalabas na kayo. At kung progressive o nandun pa kayo sa loob, yun yung mga sunod-sunod na bills. Okay, so ipunin nyo lang yon at yun ang iyong ipapasa. Original certificate of outstanding balance kung meron pang balance na natira at ang promissory note na ibinigay nyo sa ospital. Kailangan din po ng kopya niyan at isang valid ID, dalawang photocopy back-to-back, original authorization letter, certificate of guardianship or nearest kin, barangay po yung kukunin, or barangay clearance, and original social case study, kung applicable po yan. So, hindi po yan para sa lahat. Okay, so next. Sa question and answer portion na tayo. So, aside from DSWD, any other government office offering medical assistance? So, meron pa bang iba bukod sa DSWD? Yes, meron po. So, DSWD saka PCSO ay nag-o-offer din ng kaparehong serbisyo. Yan yung medical assistance. Okay? So, kung may malapit na PCSO dyan sa inyo, puntahan nyo na rin. Sayang din yan. At malay nyo, yan pa kayo unang mabigyan bago sa DSWD. Okay? So, next question. Number at email ng DSWD main office. Okay? So, ito po yung number nila kung sakaling meron pa kayong concern na hindi kaya sagutin ng mga branches o ng mga nadyan sa lugar nyo, pwede po tayong dumiretso sa main office. No, may telephone number at merong email. Okay? So, pwede nyo po sila dyan tawagan. And then next, when will I receive the cash assistance? So, kailan natin matatanggap yan? Less than 10,000. So, kapag ka less than 10,000 ay mabilisan po yan. The same day o kinabukasan, makukuha nyo na. Pero, kapag ka medyo malala ang problema, so more than 5 days po ang kanilang time frame. Okay, so next. In case of funeral and medical assistance, so meaning hindi po lahat ang may sakit ay nakakalabas ng buhay, so meron pong inaabot na rin sa loob, so yes, possible po yan. Guaranteed letter is allowed. Pwede po yan. So remember, meron tayong burial assistance. So, pasok din po ito doon sa ating burial assistance. Okay? So, next. Pwede ka pa rin ba mag-email sa DSWD directly? Yes, meron po silang email para diretso. Ilalagay ko rin po yan doon sa ibaba para kukopihin nyo na lang at hindi nyo nakakabisadohin itong address na ito. Okay? So, kung meron naman tayong problema o may nakuha kayong ebidensya na hindi ka nais-nais, pwede nyo rin pong ipadala ang video at bibigay nyo lang, isasabit nyo lang dito sa email na ito sa DSWD. Yan po yung complaints at arta.gov.ph dahil meron silang anti-red tape authority. Okay? So, yan po ang hotline ng DSWD. So anytime, pwede niyang tawagan. At meron din po silang feedback. Kung meron kayong gusto sabihin sa kanila, gusto kayo paalam, pwede rin po kayo dumiretso dito sa link na ito. At another email, pwede pa rin po kayo mag-email dyan. Or tumawag kayo diretso. So 01207. Marami po yung number na yan. So I'm sure isa dyan may sasagot sa inyo. Okay? So, nabanggit natin ang red taping kanina. Bawal po sa DSWD ang mahabang pila,
Meron silang cut-off, wala po silang cut-off, walang non-break, walang fixer. Okay, so kaya asahan niyo po ang isang magandang servisyo ng DSWD. Okay, so sa ngayon, natapos na natin ang ating video tungkol dito sa medical. At pwede niyo na pong panoorin ang tungkol sa senior citizen, tungkol sa solo parent, tungkol sa pampaaral. Tapos na po yung mga video na yan at mapapanood niyo na po dito sa page natin. Okay, so ito na po ang ating susunod na gagawin. Ang tulong naman pampalibing para sa ating mga kababayan. Ibigyan po natin yan ng detailed na mga paliwanag at i-share ko po sa inyo sa susunod na video. So sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo at maraming po salamat sa pag-follow at sa pag-like sa ating video. At huwag nyo nakakalimutan kung mayroon pa kayong mga tanong, i-comment nyo lang po dyan sa comment section at mag-like and subscribe na rin kayo dito sa ating page para updated kayo sa ating mga bagong video. Okay, so God bless to everyone.